Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder management based on my psychology background and cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay? So, ano ba ang gusto kong bigyan ng diin, no? Or reiterate or ma-emphasize, no? Para manghina yung mga simptomas na nararamdaman ninyo, yung mga nakainis, yung mga nakabwisit na nararamdaman natin, yung mga pagkahilo, hirap sa paghinga, paninigas ng muscle, pagdibok ng puso ng mabilis, at kung ano-ano pa. Nasabi ko na to ng ilang beses sa video, kaso napapansin ko, ang dami kasi nagtatanong, you know? Isa ito, alam nyo, maraming paraan, no? Kaya maganda talaga may therapist ka. Kasi iba, complex tayo mga tao eh. Maaring yung strategy doon sa isa nag-work, sa isa hindi. So, didepende talaga yan. Kaya sinusubukan talaga ng lahat ng therapist, although lahat yun effective. But then again, didepende yun sa pagtanggap, no, nung pasyente o nung taong merong anxiety disorder. So, ang isa sa pinaka-effective talaga, no, actually ito, hindi lang ito ginagamit sa anxiety disorder, ginagamit ito sa mga specific phobia. Yun nga, ang kwento ko na yun, di ba? Yung halimbawa, takot kayong lumipad. Or takot kayo, takot kayo sa heights, for example. So, meron siyang, kailangan siya ma-desensitize, no? Yung takot na yun, kailangan parang ma-trivialize siya na, oh, parang ano lang yun eh, parang heights lang yun. Siyempre, sa umpisa, hirap mo tanggapin yun. Hindi mo pwede sabihin yun, oh, ako nga, wala akong takot yun dun eh. Eh, ikaw yun. Eh, pero siya, takot siya. Iba yung pinanggalingan niya. Iba yung background niya. Malay mo ba kung ano talaga yung pinanggalingan ng takot niya, diba? So, hindi natin pwede rin sabihin yun. So, ang isa sa mga ways, no, para mawala yung takot, is talagang pumunta ka doon sa kung saan ka natatakot. Kung hindi ka man pumunta, i-experience mo kung saan ka talaga natatakot. Kasi, most likely, yung kinakatakot mo, hindi mangyayari yun. At yun yung ipuprove mo sa sarili mo. At kaming mga therapist, hindi ako practicing, pero hindi ako practicing na therapist, no? Pero nag-aral kasi nga ako, hindi lang ako nag-practice. Sa mga practicing therapist, at sa mga ebidensya, eh kadalasan, yung kinakatakutan mo, hindi nangyayari yun, no? So, meron nga eh, masang sino ba yung nagsabi, no? Na parang 99%, no? Lahat puro takot lang. Isang 1% lang yung maaring mangyari yung sa actual mong kinakatakutan. So, imagine mo, ang gaya niya na, sample lang ko kayo. Yung mga taong, oh, lalo na yung mga takot sumakay sa aeroplano, ito maganda to, pero hindi ko na sigurado yung numero ngayon kasi ngayon ko lang naisip eh. Alam nyo ba na ang bilang ng mga eroplanong nagka-crash, no? Yung nagka-crash, na inaksidente yung mga eroplano, parang isa sa 1.7 million, something like that. Or baliktad yung number ko, 7.1. Basta ganun, may one, gawin natin sa pinakamababa, conservative, 1.7 million. Nalipad. Isipin ninyo, kung i-compute nyo yung buhay nyo, kunyari umabot ka ng 100, okay, 100 years old ka bago ka namatay, i-compute mo yung araw nung 100 years mo. So, sabihin natin, 100 years divide 100 year 100 times 365 days. Sige, ilan yun? Compute nyo nga. Da-drive ako eh. Magko-compute pa ako. Tingnan lang natin para totoo. Tingnan nyo rin sa statistics ng mga aksidente para alam nyo yung totoo yung sinasabi ko. 365 times 100. Ilan lang yun? Mga kasama, 36,500. Kahit, ito yun ay kung araw-araw ka pang lumipad. Isang eroplano. Siguro kahit doblehin mo pa, hindi pa rin naabot sa 1.7 million eh. So ibig sabihin, yung chance mo na nandun ka sa eroplanong maaksidente, eh napakaliit yung chance na yun. Sobrang liit talaga. Ibig sabihin,
malamang kung talagang mamamatay ka sa araw na yon, kahit wala ka sa eroplano, mamamatay ka. Doon ako naniniwala. Imagine mo, sa every 1.7 na lipad ng eroplano, may isa doon umaaksidente. Eh, computein mo ngayon yung buhay mo kahit mag-araw-araw ka, sabihin natin umabot ka sa 100 years old. 365,000 lang. Ikumpara mo sa 1.7 million na lipad. So, ilan, di ba? Parang layo-layo. Kahit mabuhay ka pa ng doble, parang hindi ka pa rin naabot dun sa chance na yun. So talagang kung nandun ka sa aeroplano at maaksidente siya, mamatay at mamamatay ka. Okay? Well, kung takot ka mamatay, eh, kailangan mong ayusin yung takot na yun. Kasi sino bang hindi na mamatay? Ngayon, kung takot ka talaga mamatay, kailangan mong hanapan ng rason para hindi ka matakot mamatay. Ako, halimbawa, sa Ampol. Kahapon, ang ganda ng reading eh. Nag-anticipated mas ako eh. So, tingnan nyo yung reading kahapon na. Basahin nyo yun, ang ganda. Bababa daw si yung bagong Jerusalem, yung bagong langit, na wala ng sakit, walang pa, walang gutom, walang sakit, gutom, uhaw. Lahat, walang problema. So, bakit aayaw ka doon sa langit? Okay? So, napanood ko rin yung ano, yung Paul, nasa Netflix. Sabi niya, kasi papakainin na sila dun sa mga leon eh. Okay, tapos nanonood yung mga tao, no, papakainin yung mga leon ng mga tao, mga Kristiyano. Sabi ni Paul sa kanila, oh ganito, pag kinain tayo ng leon, sandali lang yan. Pero isipin nyo na lang, pag namatay tayo, yung paraiso na naghihintay sa atin, yung habang nilalapa ka ng leon, sige, matakot ka and all, pero napakasandali lang nun kasi mamatay ka rin. Pag namatay ka, tingnan mo naman yung paraiso, ano yung nasa likod nun. Diba? Kaya dun na narealize ko nga eh. Sabi ko, aba, okay din pala yun. Ano? So, hindi din talaga ako na, although natural naman na dapat matakot tayo kasi naka-embed sa utak natin yung kamatayan eh. Siyempre, kaya nga tayo hanggang ngayon, buhay ang isang katauhan kasi may ganun tayong mechanism. May normal din naman yun. So, tatanggapin mo. Pero, ikaw, yung death, part of life, yeah, normal yan, kaya huwag natin katakutan yun. So, kung hindi effective yung sinasabi ko sa'yo, kasi sa akin effective yun, so maaaring maghanap ka pa ng ibang, wisdom, no? Nasa tingin mo, oh nga, no? Totoo naman, alimbawa, eto rin, yung mga apostoles ni Kristo, alam nyo bang kahit close na sila kay God, kahit gumagawa sila ng miracle, nagpapagaling sila ng mga sakit, bumubuhay sila ng patay, nagkakaroon sila ng binubuksan nila yung mga mata ng bulag at nakakakita, sila na gumagawa noon. Kasi after noon si Kristo, taba ako ah. si Kristo after noon siya gumagawa, 'di ba? Pero binigyan niya ng power through the Holy Spirit yung mga apostles. So ganun sila ka powerful. Oh, alam niyo ba kahit ganun sila ka powerful, namatay pa rin sila ng worst. Like si Peter, pinako, patiwarik pa. So hindi porkit close kayo kay God, eh, iiwas na kayo dun sa pain na yun. Alam nyo bakit? Kasi normal yun, science yun, pero in reality yan, sasabihin din ako sa inyo sa science, yung mga taong namamatay, okay, kaya may sakit, nagkakaroon sila ng peace, no? Pati lalo yung mga matatanda, parang tinatanggap na nila ng buo yun. May science yun. Oo. May research na yung mga tao daw na mamatay na, nagkakaroon daw sila ng kapayapaan at parang maligaya lang siya. Kaya hindi rin siya nakakatakot yung experience na yun. Oo, merong ganong research. Hindi ko naman share kasi pinag-usapan naman natin anxiety disorder. Anyways, so mabalik tayo dun sa ano, sa way, no, para mabawasan yung symptoms, no, yung impact, yung lakas ng simptomas na yan sa atin, eh kailangan i-expose natin yung sarili natin doon. Diba yung sinasabi ko sa inyo yung sample, halimbawa, yung sa panonood ng sine, ng nakakatakot, or kahit yung pagsakay mo sa roller coaster, o kaya yung injection na lang. Yung unang injection mo, nakakatakot talaga. Siyempre, first time mo, baby ka, nagwawala ka. Sumunod na injection, nandun pa rin. Pero ako, meron lang akong konting anxiety, siyempre eh, tutusukin ka pa rin, di ba? Pero yung takot ko, hindi ganun ka big time. Alam mo yung parang, hindi naman,
Actually, nilaramdaman ko lang parang may konting sakit lang naman sa totoo lang, pero pag ready yung utak ko, na wala, wala. Hindi ako ganun kapektado ng injection kahit saan mo papuntahin. No? Mapaipin o sa ano, nawawala na yung takot ko. Kasi bakit? Nasanay na ako eh, na-expose na ako eh. So pag ina-expose mo yung sarili mo dun lagi, na-prepare na yung brain mo, no? So maaring nagbi-build ka na ng neuroplasticity doon, okay? So ayun pa, no? Pag ina-expose mo yung sarili mo, mas maganda nabibuild yung neuroplasticity kapag sinusulat mo yung experience mo. Kasi habang nagsusulat ka, nag-iisip ka, tumatatak sa utak mo na, ah, ito yung idea, ito yung concept. Tapos everyday, kung mababasa mo siya, ah, ito yung nangyari sa akin kahapon, ang laki ng tulong na yun. Kaso nakakatamad gawin yun. Yung karamihan sa inyo, hindi gagawin yun. Eh, hindi kayo gagaling. Ganun lang naman talaga. Pero yung mga taong gumagaling, talagang ginagawa nila yung sinasabi ng therapy. No. So alam din naman namin 'yan. Okay? So 'yun, so ang gagawin mo, 'di ba? Parang yung sine. Sabi ko nga sa first time manood ng ako yung alien ko, naalala niyo, tanda ko na, no, si Gurney Weaver. Takot, ang daming aliens eh, na mga iba-iba eh. Takot doon first time ko, talaga lumalabas ako sa sine. Yan, ilang taon lang ako noon, elementary ata. Lumalabas talaga ako ng sine, hindi ko kaya talaga. Oh. Ano yun, ulit-ulit na, magre-renta ka ng mga Betamax dati, DVD, ay, hindi pa nga DVD, yung mga beta-beta, yun yung time ko, hindi man, yung isa yung mas malaki. So yun, no, hanggang sa, pag pinaulit-ulit mo na, wala nga kwenta-kwenta, kasi alam mo na eh, paulit-ulit na eh, so humihina rin yung epekto. So ngayon, gagawin ninyo, yun yung sinasabi na paradox eh, na yung bang ginagawa mo yung kabaligtaran, na imbis umiwas ka sa fear mo, pupuntahan mo siya. Pag pinuntahan mo siya, yung fear mo, sasabihin niya sa'yo na, o nga, no, wala nga nangyayari, hindi nga ako dapat matakot. So pati utak mo ngayon, sinasabi niya na, o nga, ito, alam ko na itong experience na ito, hindi naman ako namatay nun eh, okay lang yan. So kahit lumabas yung simptomas mo ng panandalian, yung brain mo, makokontrol niya, ilalagay, ibabalansi ka niya kaagad. Kasi, alam ko na yan, familiar na sa akin yan. Kasi una, nagulat ka lang eh. Lalabas yung simptomas mo, mararamdaman mo ngayon. Pero biglang sasabihin ng brain mo, nangyayari na sa akin to, araw-araw na lang. So, huhupa rin siya. Pero tandaan ninyo, kapag lumabas ang adrenaline, it will take time also na magsasubside siya. So, medyo mararamdaman mo pa siya ng konti. Pero kapag nakontrol mo na yung brain mo na, yan na naman siya. Paulit-ulit lang. Namamatay din yung adrenaline, na babawasan. Ganun lang kasimple. Okay? Ang katuwa, may nakita ako sa TikTok eh, yung parang slingshot, yung ride. So bro, talagang hinihimatay yung mga tao dun sa slingshot. Pero ulit-ulit pa rin sila. Hinihimatay na yun ha. Panoorin nyo yun sa mga TikTok, yung mga rides. Himatay sila, yung lumululupay-pay na ganun. Maya-maya wala na. Tapos enjoy na, pagbalik. Sasakay ulit. Enjoy na enjoy sila. Okay? So, yeah, I think sana may natutunan kayo dito sa video na to. And welcome to the TikTok people. Guys, yung mga bago pa lang po na nakakapanood ng video ko, I would suggest, no, na you watch my videos from video 1, kasi ang dami ko na pong na-explain ng mga mechanism, concept about anxiety disorder. So, mas maganda mag-umpisa kayo sa basic, no? Hindi yung ito medyo ano na to eh, medyo advanced na 'tong kinakwento ko eh. Yung mga naunang video, yun, dun yung malalaman na bakit ba lumalabas, ano yung pinanggalingan nun, ano nangyayari sa utak, ano nangyayari sa katawan, nandun yun. At ano yung mga ways para mag-subside yung feeling, etc., etc. So, nandun, okay? At sana, dapat, diagnose kayo ng doktor. Para, kasi yung thyroid, nagpapablis ng tibok ng puso yun, eh, yung pag may problema ka sa thyroid mo, eh, tapos yun yung nagpapa-anxiety sa'yo, eh, kaya kailangan lang pala ng gamot. Kaya importanteng makita kayo ng doctor, or baka hindi naman anxiety disorder lang yan, maaring baka bipolar kayo, diba? So kailangan maintindihan nyo talaga, hindi porket na nakita nyo, napanood nyo, eh, nag-self-diagnose na kayo, bawal na bawal yun. Kasi una, hindi kayo mabibigyan ng tamang gamot, tamang solusyon. Kasi halimbawa, bipolar pala, iba yung approach sa bipolar, no? O lalo na kung schizophrenia. Pero okay yung sisiraan na loob, ha? Lahat yan may management.
kaya lahat yan i-handle, kaya i- may solusyon lahat yan kahit schizophrenia. Daming taong may schizophrenia pero nabubuhay sila na maayos, tanggap nila, no? Ayun pa pala, by the way, yung pagtanggap, importante yan eh. So kunyari, naramdaman mo na nga yung symptoms, tanggapin mo lang, natanggapin mo lang yan, gawin mo pa rin yung dapat mong gawin. Tapos kung pwede sana, although mahirap to ha, yung mawala na yung utak mo, sabi, i-label mo lang, sabi mo, ah, anxiety disorder lang to, mamaya wala na to pag iba na yung naisip ko. Pero kung nangyari, magpo-focus talaga ako, eh buong araw ka pa ulit-ulit, maglo-loop ka ng maglo-loop. Pero kung tatanggapin mo siya na, anxiety disorder lang to, wala to, ngayon lang to, mamaya wala na yan. Kung ganun yung nasa isip ninyo, then okay yun. Pero bago kasi kayo mapunta doon, matinding kaalaman na yung pumasok sa isip nyo eh. Pero kunyari medyo mahina pa yung kaalaman ninyo, hindi kayo maniniwala dun sa sinasabi nyo. So kailangan talaga paniwalaan yung sinasabi nyo na anxiety disorder lang to, lilipas din to. Yan ay nanggagaling sa isang maalam na na tao. Pero kung hindi ka maalam, mahirapan ka kasi kailangan mo i-convince yung sarili mo na totoo yung sinasabi mo. Ngayon kung pati yung sarili mo hindi naniniwala sa sinasabi mo sa sarili mo, eh magkakaproblema ka talaga. So again, it's all about kaalaman. So hatid ko kasi pamilya ko ngayon sa Quezon Province, kaya ako'y linggo ngayon. It's May 14. Okay? So, see you guys. Bye-bye.